What's up guys, Jules here, and today i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung precision truing na na-discover ko lang lately. So first, ano muna yung truing? So truing, yun yung process na i-align mo yung rims mo pag na-lace mo na siya dun sa hubs. Yung meaning ko yung rims. So for example, this one. So let's say, bumili ka ng Araya rims, tapos bumili ka ng Grand Compe hubs. So, lacing, yun yung process na yung spokes and nipples, ikakabit mo dito sa rims, papunta dun sa hubs. Yun yung first step. So, yun yung first step ng pagbuo ng wheel set. Pangalawang process dun is yung alignment or yung truing. Yun yung ginagawa sa mga bike shop na yung dito, i-align nila na straight siya. Tapos yung radial niya, minimake sure nila na hindi siya umaalog up and down. So, tinatawag nilang egging. So, yun yun. So, ano naman yung precision truing? Precision truing, yun yung ginagawa nila kapag gusto nilang i-check yung tension per spoke. Believe it or not, no, sobrang important pala ng pag-check ng tension per spoke. So, imagine mo, parang gitara lang yan. Diba sa gitara, meron tayong tinatawag na pag-tono, diba? So, i-check mo kung nakatono ba yung per string. So, same logic siya sa pag-tension ng sa wheels natin. So, dito naman, medyo iba syempre, kasi sa gitara, diba, iba-iba yung tension per string. Dito sa wheel set natin, dapat halos same ang tension per spoke. And it really depends. So ngayon, i-share ko sa inyo yung experience ko dun sa wheel profile. Isa siyang company na nag-a-align ng mga wheels or nagtuturo ng wheels. They also build wheel set kapag kunyari gusto mo magpabuild sa kanila. So usually, pa magpapabuild ka or magpapatru ka ng wheel sa kanila, eh sinesend mo lang yung wheel set mo sa kanila, then ayusin nila yun for maybe 1 to 2 days. Depende actually sa wheel set mo. For example, carbon ba yan? Or like, wala bang butas yung rims? Actually, meron palang ganun, no? May mga rims pala na walang butas. So, para yun sa mga tubeless. Or kung magpapabuild ka ba, di ba? Kasi, pang magpapabuild daw, overnight siya. So, I think mga 1 to 2 days. And it depends din kung may mga kasabay pa siyang iba. Kung magpapatru ka lang, mabilis lang daw yun. So, like, within the day, matatapos niya agad yun. Like, for me, sa example, no? So, natapos niya yun within the night lang. So, actually, nagka-problem pa nga yun. Kasi, alaman ko na mali din pala yung pagka-lace ko ng rims ko dun sa hubs ko. So, kailangan pang ulitin yun ni Sir Cooper tapos sa kanya na in-align. So, medyo nagtagal kami nung Monday. Pero sobrang sulit actually. So, paano nga ba ginagawa ni Sir Cooper yung alignment or yung pag-build? So, sa screen makikita ko, i-show ko yung pictures nung kanyang workspace. So dito makikita nyo, ito yung kanyang truing stand. Tapos may makita kayong parang sensors dun sa harap. So yung sensors na yan, kinakabit niya yun dun sa rims para makita niya kung align na ba siya in terms of lateral and radial. So lateral yun yung left and right na alignment ng rims. And then yung radial yun yung egging na tinatawag ko nga kanina. Then meron naman siyang meter na kinakabit dun per spoke. So yung meter na yan, check niya yung tension per spoke. Tapos para makuha niya yung value ng tension per spoke, mayroon siyang parang pedal sa ilalim ng desk niya. So, gagawin niya, ikakabit niya muna yung meter dun sa spoke, then ikiklik niya yung parang pedal sa baba, then ire-record ng tension meter kung ano yung tension ng spoke na chin-check niya. So, ulitin yun, paikot yun. So, unahin niya yung sa right side, and then yung sa left side naman. Tapos, may makikita kayo dito sa picture na i-show ko sa video. So, makikita nyo, parang may radial na meter, or parang points. So, makikita nyo dyan yung tension per spoke. So, ito yung before, no? Ito yung before i-align ni Sir Cooper yung aking wheel set. So, makikita nyo, no? Maliit yung radial or radius ng circle ng mga bawat point. So, ibig sabihin yan, mababa pa yung tension per spoke. So, ang goal ni Sir Cooper is increase yung tension enough para ma-align yung rims. Pero, hindi dapat, or hindi siya magagawang equal lahat, eh. Kasi, mangyayari nito, sabi sa akin ni Sir Cooper, no, in my case, ito palang rear rim set ko, may damage na pala yung rims ko. Pero hindi naman siya, hindi naman siya big deal na damage. No? Natamaan na pala yung rims ko, and dahil doon, kinailangan niyang bawasan yung tension ng isang spoke para mapantay siya. So, normal daw yun talaga, kasi wala naman talagang perfect na wheel set. No? So, unless bago yung rim set mo, diba? So, ganun siya. So, kung mapapansin nyo, ito yung after, no? Ito yung after na matension ni Sir Cooper yung aking wheel set. So, makikita nyo dito, so, may isang part dyan ng point na mas mababa yung tension niya compared to all other tensions ng spoke. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kinailangan niyang gawin yan para mapantay ni Sir Cooper yung rims ko
in lateral, tsaka sa radial. So ito naman, itong tools na to, makikita niyo sa screen, ito yung ginagamit niya para i-turn yung each nipple. So paano niya ginagamit yan? Kasi it doesn't look like a normal tool na ginagamit para i-adjust yung nipple, di ba? So ngayon, gagawin ni Sir Cooper, yung red na parang plies, ikakabit niya yan dun sa parang medyo head ng spoke, malapit sa nipple. So parang i-hold niya yung, ano, no, yung spoke para yung other tool, yung color black, yun yung magta-turn ng nipple. So, gagawin niya yan ng paulit-ulit hanggat sa ma-tension niya yung buong spokes. Tapos, ulit-ulitin niya yung process na yun hanggat sa ma-perfect niya na yung or ma-true niya na ng maayos yung inyong wheel set. And in the process na ginagawa ni Sir Cooper, kasama ko kasi sa dun sa kanyang workplace, no? So, habang ginagawa niya yung wheel set ko, syempre, nagkukwentuhan na rin kami and marami yung natutunan sa kanya. Tinuro niya sa akin kung paano ba malalaman built ba siya ng tama or not. Let's say, ito for example, gamitin natin yung wheel set ko. So yung first one I check nyo is, hanapin nyo yung valve hole ng rim mo. And then, sa left side ng valve hole na yon, i-check nyo yung spoke na yon kung nakaharap ba siya sa right side. So, ibig sabihin, itong ano lang to, itong spoke na yan, dapat nakakabit siya sa right side ng hubs. So, yun yung first one na titignan nyo. So, very important yun kasi, kapag titignan nyo siya sa side view, yung nipple, no, nakaturo siya sa right direction to the right. Ito naman, sa left. So, very important yun. Paano kasi kung, for example, ito, yan, tulad na nangyari sa akin, ito, napalit ko siya sa kabila, nasa left side siya. So, mangyayari nun, hindi siya magiging perfect yung direction ng nipple, no? Mangyayari nun, yung nipple, medyo naka-straight muna siya, and then saka siya going to the right. So, delikado pala yun, kasi mangyayari, pag tinension mo siya, mahirap siya ikutin, kasi nilalabanan siya ng spoke. Tapos, may chance na mabali pa yung spoke mo, and nipple, or masira yung nipple mo, yung head ng nipple, kasi hindi nga siya directional. So, ibig sabihin, parang nababali siya in some sense, kasi diretso muna, then to the right. The next thing naman na i-check nyo is, yung kung yung logo ba ng hubs, ay nakatutok ba siya sa valve hole. So, hindi naman siya requirement, no? So, ano lang siya, parang it shows professionalism dun sa pag-build ng inyong wheels. So, medyo small detail lang siya na ina-appreciate nating mga or mga wheel builders. Oh, hindi pa ako wheel builder, nagpa-practice pa lang ako. Pero, it's something na na-appreciate talaga eh. Kasi, small detail siya, pero ang ganda niya tignan. So, titignan nyo yun, no? So, kunwari yung Suzuki Pro Max ko. Ayan yung logo, yung Suzuki. Then, pag tinignan mo siya, ito pa siya sa valve hole. And last but not the least, so, kung makikita nyo dito, yung spoke, yung kanyang threads, hindi nakita. So, ito yung mga isang sign na titignan nyo kung na-build ba ng maayos yung inyong wheel set. Although, hindi siya entirely true. Kasi in my wheel set, kung naalala nyo, di ba, may isang akong spoke dito na medyo mas mababa yung tension niya compared sa other spoke. So, yung spoke na yon medyo nakalabas yung kanyang, ano eh, kanyang thread. So, hindi ko siya mahanap, pero yon. Pero kung mapapansin, di ba, halos lahat ng nipple ng aking wheel set, ayan o, for example to, ayan o, kung mapapansin nyo, hindi nakita yung mga threads. Di ba? So, ibig sabihin, nabil siya ng maayos. Actually, hindi lang yun yung mga natutunan ko doon, no? Tinuro niya rin sa akin paano mag-lace ng rims to the hubs fastest way as possible. Kasi nung ito, di ba, kung naalala nyo sa bike fit video ko, nalaman ko nga na hindi siya laced properly. So, I had to do it on my own sa bahay. So, believe it or not, 3 nights kong nirelace tong dalawang rims na to. Ganun ako katagal. Ganun ako kabagal. So, nung nalaman ko kay Sir Cooper yung kung paano yung fastest way to relace your rims to the hubs, nagawa ko siya in 1 night lang. So, ganun kalaki yung improvement na nagawa ko. And sobrang saya ko nun kasi yung 2 to 3 nights na yun, sobrang ano yun, sobrang nightmare yun. Like, sobrang nahirapan ako para gawin yun. And turns out, mali lang pala yung pagkakagawa ko. Pero yung 1 night na pagka-realize ko, yun, ang bilis ko lang dun. Like, siguro 2 hours, both rims na yun. So, actually, mabagal pa yun, Sir Cooper, ang bilis niya. Pero ako, ang tagal ko pa. For me, matagal pa yun. So, practice pa. So, going back sa wheel profile, no, yung topic natin for today. So, ang pinaka-question talaga dito is, para kinino ba yung service na to? So, totoo lang guys, hindi siya cheap, no? So, mahal yung service ni Sir Cooper para dun sa wheel build and wheel truing.
Although yung wheel truing, mas mura siya kasi itutrue niya na lang yun eh. Hindi niya na kailangan buuin yun eh. Yung wheel build, yun, mas mahal yun. Kasi syempre, overnight pa yun. Kasi lalagyan niya pa ng parang Loctite yung per nipple para mas matagal siyang hindi maalis sa kanyang alignment or true. So parang hindi nga ba ito, no? So, para yun sa mga taong gusto nilang mabuo yung wheel set nila the best way possible. So, for me, for example, ako kasi gusto ko lagi yung the best option. So, in my rim set or wheel set, nung nalaman kong meron palang precision truing na i-check niya yung tension per spoke, it caught my attention and kumuha kagad ako ng, or nagpa-service kagad ako. Ang maganda rin kasi dito sa precision truing, hindi lang siya ma-align the best or mabibuild the best way possible, no? So, malalaman mo rin yung diagnostics ng iyong wheel set. So, anong ibig sabihin nun? So, in my case, nalaman ko na yung rims ko pala ay may damage na pala siya. Pero again, hindi nga siya big deal na damage. So, kumbaga pwede pa, diba? So, in that case, or in that process na pag-check ng tension, per spoke, nalaman ni Sir Cooper na kapag ginawa niyang equal yung tension per spoke, hindi siya aligned. So, ibig sabihin, yung rims na yung may problem. So, isa yun sa mga pros, kumbaga, no, pag nagpa-precision truing ka. So, yun guys. So, ngayon, if interested kayo magpa-service sa kanya, kung gusto niyo magpa-precision truing, contact niyo lang si Sir Cooper dito sa wheel profile. Ililink ko yung kanyang Facebook page dito sa description below and papakita ko na yun sa screen. Ayan. So yun guys. So I hope you like this video, and if you do, give it a big thumbs up, comment, subscribe, share, notification bell. So yun. And thank you so much for the people na sumusuport sa ating channel. No? So simpleng mga comments, pag-like, sa simpleng pag-subscribe and pag-share, sa pagnanood. No? Kasi actually, nung Monday atin, or nung Sunday, may nakasalubong ako, nag-fix gear din siya, si CJ, no? So, shoutout sa'yo, CJ, no? Nakita ko kasi siya, kasama niya yung pinsan niya. Tinuturuan niya yung pinsan niya mag-ride ng bike. So, ngayon, nakita ko sila sa around Quezon Avenue. And then, nag-stoplight, no? Siyempre, sir, siyempre, magkakatabi kami. And then, nagpa-picture siya. So, nagulat ako. So, niya, boss, pwede mag-picture. Sabi ko, sige, ayun. Tapos, tinanong ko, sino siya, CJ. Tapos, nalaman ko na lagi pala siyang nanonood ng videos ko. So, shoutout sa'yo, CJ. Thank you so much. So, yun. So, thank you sa mga support ninyo. And, ayun. So, see you in the next video. Peace out. Ride safe. Bye.